Aminado ako, no? PBA pa rin ang pinapanood ko, pero pinapanood ko lang mostly laban ng Ginebra. And ako'y nalulungkot dahil PBA is going viral for the wrong reasons. Medyo talagang mapapakamot ulo ka sa, alam mo, dami nang issue lumalabas. Pero imo, coach na nakikipag-away, suspended na mga referees. Tapos, alam na nga natin may problema tayo sa seats or sa gate attendance. Ano pang nangyayari sa PBA? Powcast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. Get me wrong, guys, ha? I support the PBA. I want the PBA to be successful, but as a fan of the PBA, unfortunately, medyo hindi po maganda yung mga, alam mo, yung lumalabas yung mga balita sa akin, kasi most of the time National Basketball Association yung pinapanood ko, tsaka boxing. So syempre naka-follow ko sa mga basketball fan pages din. Pero sa halip na yung mga balita about the players, kasi yung mga highlights, ang mga nagte-trending at nakakarating sa akin yung mga balita na mga hindi ganun kaganda at medyo nakakalungkot. Isipin ito, alam na natin na may problema sa gate attendance ng PBA, that, you know, marami na nagsasabi na dalhin sa probinsya, gawa ng ibang pakulo. Pero well, ganun pa rin, ano? Well, it's a different situation kasi yung gate attendance, baka hindi doon yung pinaka main source of income ng PBA, baka sponsorship. But the thing is, with this kind of trends, maybe the sponsors, you know, may think twice in the future or in the next stage. Kasi hindi na ganun kadaming nanonood sa gate attendance. Pero sabi nga nila, hindi naman dyan sa serma na laman yan, eh. Sa viewership sa TV, eh, paano mo nasasabi na okay yung viewership sa TV? Eh bakit nilet go or bakit nagpalit sila sa mas maliit na channel, yung A to Z, di ba? So yan ang problema. Tapos may mga nagrereklamo kasi hindi sir pinapalabas online. Eh di, pag hindi pinapalabas online, alam mo ba sa Amerika, pag hindi na pupuno yung sa football stadium, hindi na pupuno or hindi masyado marami yung mga nanonood sa football, ginagawa nila, bina-blackout nila yung palabas para pumunta yung mga audience doon sa venue. Hindi dapat baligtad yun pag hindi nakikita ng live. So there's really an issue on that. I don't know how to solve that. But, you know, nagpatong-patong na yan. Tapos ngayon, yung mga threat, yung mga away ng referee at saka ng... although normal naman yan, ang nakakalungkot lang, eh hindi ko nararamdaman kung ano yung mga highlights ng mga ibang teams. Lagi na lang Barangay Ginebra. Well, obviously, I'm a fan of Barangay Ginebra, so talaga ma-update ako dyan. Pero, you see the thing here, almost everyone na manonood dito, karamihan dito Ginebra, Magnolia, San Miguel, Talking Ticks, di ba? So anyway, gusto ko lang i-share sa inyo kasi nababasa ko yung mga balibalita na nakikriticize na naman yung PBA dito. So one thing maybe I could offer is that they need to do something, but it's not gonna be a one time, eh, kasi it's gonna take a process, eh. Sana lang talaga, sana after a few months, a few years, di matrate si Stephen Holt sa San Miguel Beer or sa MVP group. Kung hindi, alam mo na, tuloy-tuloy na talaga yan. Sana wag. Maybe they should really add more teams. At they should be more open din sa mga content creators na to go there, no? Minsan kasi medyo nagiging may protection, eh. Parang ganoon, eh. Kailangan mas maging open sila sa idea para mas dumami yung mga fans. At yun lang, nalulungkot lang ako. Eh, ano sa tingin nyo, guys? Because the PBA is going viral for the wrong reason. All the bad news, halip na mga good news, ang naririnig natin, lagi na lang bad news, no? So, let me know what you think. Ano bang problema ng PBA? Bad ganito? At ano bang gawin natin solution? Tulungan pa rin natin, syempre, yung PBA, because, honestly speaking, yan pa rin yung pinapanood natin na liga. At least, most of us. Pero, andiyan na yung mga ibang liga, di ba? Malalakas na rin.